When we encounter people, people should also encounter God in us. Ito'y magandang hamon sa atin eh. Sapagkat daladala natin ang Diyos. Kaya nga ba't isang magandang yung pangyayari sa ating buhay ay kapag nakatagpo tayong ibang tao, parang naramdaman nila na nakatagpo din nila ang Diyos. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Mary set out and traveled to the hill country in haste to a town of Judah, where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, the infant leaped in her womb, and Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said, "Most blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And how does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me? For at the moment the sound of your greeting reached my ears, the infant in my womb leaped for joy. Blessed are you who believe that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled." And Mary said, "My soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit rejoices in God my Savior, for he has looked with favor on his lowly servant. From this day all generations will call me blessed. The Almighty has done great things for me, and holy is his name. He has mercy on those who fear him in every generation. He has shown the strength of his arm. He has scattered the proud in their conceit. He has cast down the mighty from their thrones and has lifted up the lowly. He has filled the hungry with good things, and the rich he has sent away empty. He has come to the help of his servant Israel, for he has remembered his promise of mercy, the promise he made to our fathers, to Abraham and his children forever." Mary remained with her about 3 months, and then returned to her home. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. After the Annunciation follows the Visitation. Pagkatapos ng pagbabalita ng anghel kay Maria na siya ay magiging ina ng Diyos, dinalaw niya, binisita niya ang kanyang pinsang si Isabel. At sa kanyang pagdalaw, may pasalubong siyang daladala. Parang tayo rin, di ba? Pag tayo dadalaw sa mga kaibigan natin, sa mga kamag-anak natin, sa mga taong malalapit sa atin, may pasalubong tayo, may bit-bit tayo. At kalimitan, yung daladala natin ay yung alam natin na matutuwa ang tatanggap nito. Paborito niya ito eh. Matutuwa siya. Si Maria may pasalubong sa kanyang pagdalaw. At hindi karaniwang pasalubong. Ang pasalubong niya, walang iba, kundi ang kanyang anak na si Jesus, na daladala niya sa kanyang sinapupunan. Kaya ang pamamahay ni Zacarias, ni Isabel, ay tuwang-tuwa, masayang-masaya, kahit na si San Juan, nasa sinapupunan pa ni Santa Isabel, ay naglulukso na sa tuwa. Sapagkat dinalaw sila ng ina ng Diyos at ng anak ng Diyos. Daladala ni Maria si Jesus. Siya ay nagdadalang tao. Hindi lang siya nagdadalang tao, siya ay nagdadalang Diyos. Hindi maaaring tayong lahat ay magdalang tao. Eh, paano kami mga lalaki? Paano yung mga matatanda? Paano yung mga bata? Hindi lahat maaaring magdalang tao. Ngunit tayong lahat ay maaaring magdalang Diyos. Ibig sabihin, dala-dala natin si Jesus. Kaya nang makita nila si Maria, nakita nila kagad si Jesus sapagkat dala-dala ni Maria si Jesus. Alam niyo, ang pinakamagandang masabi sa atin, yung the best compliment that can be said of us is this. When people would tell us, "You know, when I see you, I see Jesus." Pag nakita kita, parang nakikita ko si Jesus. Dahil sa kabaitan mo, dahil sa kabutihan mo, parang nakikita ko si Jesus. Pag narinig kita, parang narinig ko si Jesus.
pag nangangaral ka, pag nagbibigay ka ng payo, pag nagpapaliwanag ka, parang naririnig ko si Jesus. Pag malapit ka, parang naramdaman ko si Jesus. Yung pagmamahal mo, yung malasakit mo, yung pag-alaga mo, naramdaman ko ang presensya ni Jesus. Ibig sabihin, dala-dala natin si Jesus. When we encounter people, people should also encounter God in us. Ito yung magandang hamon sa atin eh. Sapagkat dala-dala natin ang Diyos. Kaya nga ba't isang magandang yung pangyayari sa ating buhay ay kapag nakatagpo tayong ibang tao, parang naramdaman nila na nakatagpo din nila ang Diyos. Dala-dala natin ang Diyos at dala-dala din nila ang Diyos. Kaya, the God in me meets the God in you. The Jesus in me meets the Jesus in you. It becomes a sacred encounter. The God in me embraces the God in you. Kaya diba naranasan natin halimbawa, pagkatapos nating makausap o makasama ang isang taong mabait, banal, tapos napakaganda ng kanyang mga sinasabi, sabihin natin, ang ganda ng pakiramdam ko. Parang dinalaw ako ng Diyos. Parang lapit-lapit ko sa Diyos sa pamagitan ng taong yon. Hilingin natin sa ating Panginoon at sa ating mahal na ina. Panginoon, mahal na ina, paalalahanan mo kami lagi na dalhin namin lagi si Jesus. Hindi natin maaaring ibigay ang isang bagay na hindi natin dala-dala. Kaya mahal na ina, tingnan nyo, dala-dala niya lagi si Jesus, hawak-hawak niya, tangan-tangan niya, binibigay niya sa atin. Kaya pag nakatagpo natin si Maria, dapat makatagpo din natin si Jesus. Pag makita natin si Maria, dapat makita din natin si Jesus. Sana sa ating pakipagtagpo sa mga tao, pakipag-usap sa kanila, pakisalamuha sa kanila, at sa ating pagtalikod, sa ating pag-alis, sa ating paglisan, sasabihin nila, salamat, dinalaw kami ng Diyos.